po mga langging yung gagamitin natin para sa ating two-way zucchini recipe. Gagamit po tayo ng ground beef, tatlong zucchini at ito po ang ating mga seasoning. Dito po natin mamaya ilalagay ang ating zucchini. Hugasan lang po natin ang ating zucchini at hiwain ng kalahati. I-set aside lang po ito at ating gagayurin mamaya. Gagamit lang po tayo ng separate na bowl para dito natin ilagay yung kinayod na zucchini. Gagamit po tayo ng spoon or scoop para sa ating pagkayod ng laman ng zucchini. Tapos yung natira pong zucchini, hiwain lang po natin at i-chop at i-separate. Maghiwa rin po tayo ng bawang at sibuyas. Gagamit din po tayo ng 500 grams na ground beef, half cup na onion, 5 cloves na garlic mince, 2 tablespoon olive oil, 1/4 cup water, 1 teaspoon cornstarch, 2 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon seasoned mix, 1 teaspoon brown sugar. Painitin nyo lang po ang inyong kawali at ilagay na po ang mantika. Kahit anong mantika, pwede nyo pong gamitin. Ako po, ginagamit ko po ay olive oil. Una po nating igisa ang sibuyas. Hintayin lang po natin ito na mag-golden brown, tapos isunod po natin ang bawang. Pagkatapos ng ilang minuto, maglalagay po tayo ng seasoning mix para kumapit po ang lasa sa ating bawang at sibuyas. Ilalagay na rin po natin ang ating ground beef at hayaan nyo itong maluto kasama ang bawang at sibuyas hanggang mawala na yung pagka-pinkish na kulay. Pagkatapos ng ilang minuto, maglalagay na rin po tayo ng toyo, 2 tablespoon na soy sauce. Idadagdag na rin po natin ang dahon ng laurel. Tatakpan lang po natin ito para maluto ng ilang minuto. Isusunod naman po natin na ilagay yung Korean pepper paste or gochujang. 1 tablespoon lang po ang kailangan natin at ihalo natin po ito sa half cup na tubig. Takpan lang po natin at hayaan maluto ng ilang minuto. Maglalagay na rin po tayo dito ng 1 teaspoon na cornstarch. Ihalo nyo lang po siya sa 1/4 cup na tubig.
Maglalagay rin po tayo ng 1 teaspoon na sugar para mabalance po ang lasa. Ilalagay na rin po natin ang mga natira pang mga sangkap, kagaya ng seasoning mix. Hayaan lang po natin itong maluto ng ilang minuto para ma-prepare na po natin ang ating beef stock zucchini boat. Pagluto na po ang ating ground beef, ilalagay na po natin ito sa ating zucchini. Ito po ang tinatawag na beef stock zucchini boat. So dito po natin ilalagay ang ating ground beef. Maglalagay rin po tayo ng 200 grams na tomato sauce at haluan nyo po ng kunting tubig para hindi po masyadong malapot. Maglalagay rin po tayo dito ng keso. Kahit anong keso po ang pwede nyo pong gamitin. Ako po ay gumamit ng mozzarella cheese, pero pwede nyo rin po gamitin yung cheddar cheese. At ibibake po natin ito for 15 to 20 minutes or hanggang ma-melt na po yung cheese. Para naman po sa natirang zucchini at ground beef, una po nating ilalagay itong na-chop natin na zucchini. Hayaan nyo lang po ito na mag-isa kasama ang ground beef at lumambot ng konti, tsaka po natin i-add ang remaining. Pwede rin po kayo mag-add ng salt and pepper to taste, depende po sa inyong panglasa. At ito na po ang ating zucchini with ground beef recipe. So ito po yung una nating isi-serve.
At ito naman po yung ating beef stock zucchini boat. So ayan po yung itsura niya. Ito po ay ideal para sa mga naglo-low carbs or nag-keto diet.